Alright guys, welcome back. Nagbabalik tayo dito sa Wombo X Combo. And of course, kasama nyo kami. Ako si Calbs. Ako naman si Nate. Yan si Eugene. Yeah. And this is the lower bracket. Yes. Ito na nga yung lower bracket natin dito sa Dorabit Minor Split Croatia featuring Alliance versus Ehome. Mm-hmm. Pero ang difference ngayon, yesterday, best of three. Yeah. Actually, mas okay, Gucci na. Pero ano, nanalo yung Ehome against ano? Majestic. Majestic. Diba? Sayang yung Majestic run nila doon sa lower bracket. It was an exciting team to see. Na may bagong palabas na, yung pasabog na parang, oh, yeah, we can root for them. Yung underdog na Cinderella story. But yun nga, Ehome eventually natalo nga sila. And we'll see kung yung Ehome naman dire-diretso dito sa lower bracket kung matalo na nila itong Alliance. But Alliance, na 2-0 ata sila ng NIP. And I think NIP, sobrang strong team dito sa minor na to. Yung masasabi ko. Sayang si Chris Brown. Eh. Alam, yeah. Chris Brown is made for big stages. Oo eh. Nga eh. Yun na sana yung sabihin nila, wow, South American team, nakalusot sa minor, di ba? Exciting to see sa major. Yun yung ano. Parang ano eh, parang, I mean, parang something new naman. Yeah, exactly. Diba? Para ano, refreshing look. Mm. O fresh look pa dito sa ating ano. Yeah. Dota 2 Pro Circuit. Mm. Na yun nga, yung mga lalabas na bagong, I mean, yung parang wings factor. Yeah. Yung parang, uy, di ba? Naalala nyo, di ba, ESL 1, Manila, wings? Yeah, wings. I was there, man. Yeah, nandun ako, I was like, what? Wings? Yeah. Diba? Gulat ako. And then all of a sudden, boom! You were like facing Liquid, di ba? Liquid. 3-1? 3-1. Yeah. Best of 5 yun, yeah. 3-1, hindi ata 3-0. Tapos lahat kami. Si Johnny man kasama ko nga dun. Pero, I mean, everyone was, you know, going nuts. Yeah. Wings, wings. Tsaka yung the way they draft. Yung playstyle nga, it's like, whoa, how are they doing this? Yeah. Di ba? Paano? Nung dinidiscuss nga namin yung draft nun, sabi ko, ba't ganyan? Ano yan? Spirit Breaker. Ano yan? Yeah. Pero yun yung mga ano, yun yung mga heroes na lalabas na hindi mo talaga akalaan, and then it works, yeah, somehow. Yung execution talaga ng wings ng TI6 run nila is just you know. Pero to, may bago tayong hero dito, Warlock. Tagal na natin din nakita to, di ba? Siguro last time nakita ko Warlock last month. Yeah. Ay, may Warlock mate. Sino ni? Ah, wala din pag-usapan yun. Kala ko sa pro scene, gulat ako. Yeah, hindi nga siya pinipick masyado. I mean, Sand King, Spectre, Kungka, makita natin. Earth Spirit, palagi na natin. Drow Ranger, diba? Drow is back. Uy, pero shout sa'yo, Franz Paolo Martinez. What's up? Lower bracket final, guys. So, don't forget to share. Share the stream. Yeah. Share the love. Don't forget. Lagi nyo nakakalimutan, eh. Nakakatulong din kasi sa amin yun. Tsaka, syempre, pag nakita namin, uy, sharer pala to. They care about us. Yeah. Shoutout ka namin. Exactly. Ganun yun. Pero na-shock yung last pick dito for Ehome. As far as I can see, this tournament, I mean, yung Ehome, niraran talaga nila yung Leshrac. Yeah, I mean, Ferrari hero nila. Yeah, Ferrari is playing Leshrac mid, mostly. Then, of course, core na to, for sure. Yeah, although I think, kung ka most likely mag-mid, and shift siguro nila sa offlane, yung Leshrac. Well, depende rin naman kung sino yun dito sa mid for Alliance, but, well, hindi nakalusot yung Keeper of the Light ng Lions. Yeah. Then, abandon ka agad. Pero Omni Knight. Offlane Omni Knight. Mid Drow. Oh. Ooh. Mid Kongka. Offlane Drow. Pero, once na yung Kirk, this is gonna be a quick game. Ito yung mga ano eh. Okay, YOLO, let's see kung gumana. Pag hindi gumana, ako na nagsasabi sa inyo, pag di nag-work tong ano, mid-draw, nakikita ko kasi usually pag ano, I mean, it's gonna be quick game. They have the leash. Yeah, I mean, depende rin yun sa ano eh. Kapag, kunwari, si Sand King, makakuha ng, I mean, I think okay lang eh. Kasi may X-Mark Torrent ka naman, masaset up naman kahit pa paano yun. I don't think na, ano, mahirap i-set up gawa nung ano, Kungka. Pero yun nga, shout out sa inyo guys. Ayan, shout out dito kay Chess Carpio. What's up and good evening guys. Thank you for sharing. Ayan, si ano din, si Aldrin Ray. What's up? Oh, Xiao 8 and 430 Lego. Sa mga walang badge dyan, share nyo lang, instant badge. Yeah, instant in the chance badge to get the top fan dito sa page ng Wombo X Combo. Oh, yun, ganun yun. Basta engagement sa stream, yeah. comment kayo, like, share, yun yung ano. Ang pinaka-importante, nag-i-stay kayo at nanonood. No. Yun naman yung pinaka-importante. Kasi yun yung ano, yun, nagpapaprogress itong ano, top fan na badge. Mm-hmm. Sa totoo lang. Tsaka malay nyo, paano? May pag-giveaway tayo sa mga ano dyan. Malay nyo lang, ha? Hindi namin sinasabing meron. Malay nyo lang. I'm sure gagamitin. Kasi medyo bago rin naman yung feature na yung top fan, top sharer, yung
familiar face, yung mga ganun. Exactly. Pero ito ah. Shoutout daw kay Boss Neil ng Lokban. Sabi ni Jeric Ismail, Peñamante, Baudi. Nakabang na pangangang papi, pero shoutout sa'yo. Yeah. Huwag nyo kalimutan share yung stream natin, guys. Sayang eh, di ba? Basic lang. Dali lang kayo magka-badge. Yan, si Justin Mira, Mira Flor Comoda, kaano-ano mo si Jazz. Kendrick Dave, Buena Hambaro. Ayan. What's up? Good evening. Pero shoutout sa ating mga viewers. What's up? Pero ano ha, huwag kayong mag-share sa mga group na hindi related sa Dota kasi may issue tayo recently dyan. Yeah! Wag tayo ganun. Siyempre, wag tayo mag-share sa, kunwari, fine dining group. Diba? Wag ganun. Wag nyo ano, share sa mga unrelated groups. Ganun lang naman yun. No, yung mga streamers group, o mga gaming groups. Gaming diba? Group, streaming basta group. Basta pwede dun sa group na yun. Siyempre, ayaw naman namin na nag-share ka ng stream doon tapos bawal pala doon makik ka pa, di ba? Check nyo na lang din yung, ano, yung mga groups din dyan. John Mark, shout sa'yo. Shout kay Gasol pati si Mark. Ngayon din po ba 5? Yes, after nito. Lower bracket finals na to. Kasi NIP naghihintay dun sa finals natin. Grand finals. And kung sino man nanalo dito, yun yung magbabakbakan for the best of 5. Exactly. Yep. Ilang majors na lang? We only have one major. After major, ng Paris, yeah. Isa na lang. Isang major minor. Lagi ko nakakalimutan. I mean, syempre iba kasing sistema ngayon eh. Pero sige, start ko na dito from Alliance. Pakilala naman natin yung mga teams na naglalaro dito. Alliance, it's gonna be on the Radiant side, Insania, on the Oracle, Koikva, on Drow Ranger, Madara, Weaver, Boxy, Omni Knight, and Tiger naman sa kanyang Earth Spirit. And for the side of Ehome, yung Asin Q on the Sand King, Ferrari for 30 sa kanyang Kunkka, shout for the Lesh, si Endaman for the Spec, and si Innocence on his Warlock. Yeah. So, ayan. Sino mo yun nandyan? Ayan, kay Onads. What's up? Good evening. Shout out sa'yo sa Taiwan, papi. ako naman kasi. Marami naman. Alam mo kasi yung mga tao naging sobrang sensitive lang ngayon eh. Yeah. Lahat na naman ito. Lahat ng malalit na issue, di ba? Hindi naman pwedeng, hindi naman kailangan gawing malaki. Ginagawa pa malaki yung issue. Yeah, para sa kailangan malaki. Guys, TI. Yup, TI. Yes, TI9. August 20 hanggang 25. Malapit sobrang lapit na. And maganda to para sa mga Pilipino and sa mga ano mga nandito fans sa Asia. Yeah, mga Dota 2 fans sa Asia kasi sobrang lapit. First time na hindi siya sa Europe or the US. Pero shoutout pala kayo no, kay Boss France ng Skyhook. Hey. Salamat sa t-shirt. Represent. Skyhook represent. Boss Mayor din po ba kay Raven? Alam ba abangan niyo na lang, malapit na 'yan. Yeah, for sure. Magugulat na lang kayo. Total, malapit na rin naman yung qualifier for the next major, so abang-abang na lang kayo mga sir, mga ma'am. Pero ito yung mahirap eh. Ang dami mga team na lalabas or ang dami mga newly formed stack na last major, let's go for TI. Kasabay nga ba naman din ng TNC trying to get into the last major para naman ma-secure nila yung TI slot nila. Kasi sa ngayon, medyo delikado pa eh. Pero tingnan natin after nung Paris, di ba? Malay mo, yung mga same teams na nanalo, ganun pa rin yung points nila. Pabora yun sa TNC kasi walang bagong team na makakakuha ng maraming points. May nagtanong nga rito, sino, ano, lamang daw ba yung hero ng Alliance? Gusto ko ikaw sumagot niya, men. Sinabi ko na kanina eh, yung opinion ko about this lineup o yung insights. I mean, para sa akin kasi, malakas yung draw. Okay? Yun na yung masasabi ko. Malakas yung draw, pero kapag mahuli yan, hindi na siya malakas. And kapag naman, meron kang mga pang setup dito or pang huli, Sand King, Blink Dagger, Kunkka, X Marks the Spot, Leshrac, I mean, Atos, tas Magic Damage, Spectre, diba? Spectre pala na mag-haunt katabi na mismo ng Drow Ranger. I don't know kung lamang yung Alliance dito kasi okay din sana yung Omni Knight pick. Kaso nga lang, ang dami namang mix ng damage ng Ehome. Hindi lang physical. Yeah, so magic. Hindi mo ma... Oh, eh, dagdag mo pa ng Fatal Bans, diba? Pag naka-Fatal Bans yung buong Alliance dito, tapos dagdagan mo pa na naka-Radiance yung Spectre, nako, iyak-iyak na lang yung Alliance dito. Shout kay Alo. Seryoso? Ha? Oh, best friend. Shout out kayo. Tingnan natin dito. Pero yun nga, di ba? Yung ano rito is all about positioning. Ang laro dito ng draw or yung alliance. And kailangan dito ng tulong ng draw dito sa mid lane. Which is yun nga ginagawa rito ng Earth Spirit. Trying to harass the Kunkka as much as possible para makapag-ano. Maka-position gagawin itong draw ng maganda during the laning phase. Yep. Siguro Alliance asa na lang sila na medyo maganda yung start nila, laning phase pa lang. Kasi yung main damage output natin from Alliance is Weaver and Drow Ranger.
Pero shout pala doon sa best friend niya, lo. Oy! Oy! That was a nice catch! And ito pa! May plus one! Kasama pa ngang... Courier and offlaner. Grabe, may kasamang foul. Pero yun na nga, rolling boulder, boulder smash, ginahat. May return kill, pero naglalag sila rito sa venue, mga sir, mga ma'am. Hi, Sir Calves and Dan. Hindi po si Dan, si Nate po yan, sir. Shout naman sa Tobang Pochi. Ano kasi yung passer dun sa taas. Okay, lang, forgivable. It's okay. It's watching okay here at Toronto, Canada. Yan, shout sa iyo dyan. Boss Randy, makaisa. Suki yan dito sa WXC. Yan. Maganda kasi setup ng iyong. True. Napakaganda na setup ng iyong. Pero, palagi namang execution yan eh. I mean, it's all about the execution. Draft is one thing, execution naman yung the rest. Napaganda na yung draft mo, pag pangit naman execution mo, paano ako mananalo? Yeah. Ito na nga. Mahabol ba? Wala na. Sayang. Wala na ring mana. And cooldown pa rin yung rolling boulder niya. It's nakadidi just, pa naman din sa... Ganda ng split earth. Sakto, sukat na sukat. Sakto yung pause. I mean, yung split earth. No. No pause eh. Okay lang yun. Ito nga yung draw. Right now, we have 14 to 5. Kuka is 11 to 3. Pero ito yung nakakainis. Alam mo, naglaro ako. Naglaro ako ng isang gabi. Nag-Omni ako. Alam mo, gumagamit ako sa Omni. Ang katapat ko nun, Monkey King. Saya ba? Hindi. Jane Gustak all the way. Ano kasi yun eh, CM mode, parang alam mo yun, katuwaan lang. Nainis ako sa nag-drop printer's pick Omni. Okay. Sige. Oh, nice. Nakahuli. Ang gandang rolling boulder at yung frost arrows. Will they also take effect? Pero okay pa lang. Haras, gaya na sabi ko, ganito nga yung gagawin. Tutulungan niya yan. Kailangan din yun eh. Eh, pag nag-level 6 kasi yung Kunga dito, ouchie na lang for the draw. Yun na masasabi ko. Kasi pag mahuli yan ng setup, dagdagan mo pa ng siguro. Kahit isang hero. Maybe nga, hindi na kailangan isang hero eh. Mamamatay na yung draw ranger dito. Yeah. Ako, ito na naman. Another go coming from Taiga. And si Kuefa still trying to right click away. Slow down, grabe slow no. Frost Arrow, let's go. Yeah. Dagdagan mo pa ng Orb of Venom. Yeah. Saya. X-Mark TP. Ang sarap iulis eh. Ayan na, Shin Q, di ba? Ano yung plus one na sinasabi ko? Hindi kasi ano eh, Kunga is having hard time laning dito sa draw kasi ano din yung Earth Spirit. Yeah. Which is sobrang okay niyan para sa side ng Alliance of Force. Pero syempre, kailangan mag-adjust ng E-Home doon sa laning nila. Just yung nga nag-rotate ng Sun King doon. Pero ano, aggressive tri-lane against dual lane dito sa top. Pero walang ganong buhay dito. Yung kanilang Oracle, ayun na naman yung ano. Nakakainis! Fatal Bans. Yung Fatal Bans. Ang katiba naman trip yan. Sobra. Ito na nga yung Spectral Dagger. Insania again on his Oracle. Back sa full health. 25% shared damage, man. Very ouchy. Kaya nga sabi ko pag naka-radiance yan mamaya, aray. Tsaka ang nipis, uy, rolling boulder! Yun nga, yung Oracle tsaka yung Weaver, diba? Umaaray talaga. One-on-one. Kaya naman ni Box yun. I mean, less Omni. Omni can stand. As long na may pang-sustain niya ng mana. He'll not get into any trouble dito sa bottom lane. Yung top lane lang iniisip ko para sa Alliance. Pero once naman may mahuli doon ng ano, ng initiation, yung Earth Spirit. O, lalo na, I mean, yung Spectre medyo mahirap patayan na. Kasi hindi enough yung disables nila eh. Ooh. He's good. Diba? Ang hirap patayan yan. Nag-regen pa. Nakakainis yung Heavenly Grace. So, shoutout sa inyo lahat guys. Sa mga hindi mo nakapag-share, share nyo lang mga sir. Yeah. Let's go. Share natin yung stream. Ang dali lang kayo mag-share. Ang dami natin dito. Ang init. Naka-long sleeves ka. Sorry naman. Inline nakita ko sa ano eh. Sa cabinet ko eh. Kinuha ko na lang, diba? Ano lang yun, hindi ako maarte pag ano. Kuha ko na lang kaagad. Yeah, magsabihan ka agad dito si Nate. Sorry sa atin, Madam Red. Madam Red, malapit na Battle Pass. Malapit na TI9. Baka naman. Meron, joke, tropa natin yan. Tsaka ano yan. Better half ni Nate. So, yep. Much better half. Much better half. Yeah, I forgot, sorry. Yeah. Pero 6 minutes in, 0-1 pa rin tayo. Play safe, both teams. They're just finding their way. Oh, kakasabi ko lang. Pero, rolling boulder pa bang? Sa full dito. Eto na yung draw. Draw with the right kicks. Pero wala silang vision. Nako. For that Sand King. And Taiga is dead. Yung Oracle nag-rotate. Pero there are 4 heroes sa side ng E-Home. Naka-jive up dito sa mid lane. Ang alam mo may party. Ginak lang nila yung poor soul. Yung Earth Spirit. Nasa slow.
Yun yung mga ano eh, ayaw mong pahiya yung tropa mo, nag-miss yung boat, so eh, tara, tara, sugo na tayo lahat. Diba? Ganun yun. Tunay na kaibigan. Ganun yun. Diba? Shoutout sa iyo dyan, JR De Guzman, what's up? Yan, may share na badge. Mga walang ano yan, badge, ano ba? Dali na kayo magka-badge. No, basta public nyo lang yung pag-share, makita na kaagad. Hindi ko naman sinasabi na share nyo lagi. Isang share lang, okay na kami doon. Yeah. Oo, huwag yung spam share, huwag yung spam share. Huwag yung spam share. Makulit ka, sige. May swarm. Good thing may swarm to. Kaya naramdaman nyo yun. May desolate kasi yung ano yung spec. So, naramdam. Eto na naman tayo. X-Mark, rinig na rinig. Battle Strike will also connect. Nasaan ang follow-up? Yun ang follow-up. And it's a dead Drow Ranger. Napaka-squishy. Ang sarap igang sa mid talaga. Apat yan, ha? Walang umalis. Wala kanina pa tayong Earth Spirit. Ginugulo na lang yung Drow Rain. Yung Drow na lane, sorry. Eh, iniwan na lang yung Omni Knight dun sa baba. Spectre naman, like sabi ng E-Home, okay. Iwan na muna natin. Rotate na muna tayo. Kunin na natin yung tier 1 tower dito sa mid para mas kontrolado natin yung ibang lanes afterwards. Actually, pagkakuha nga nung Lash na, ano, na level 3 na Diabolic Edict. Pwede na. Nandito na siya sa mid lane. Level 3 na nga nung nag-rotate siya. Kita naman nyo yung power. Yung power ng Diabolic Edict in terms of pushing and yung syempre yung magical burst. Ayan na nga, yung draw na naman! Na-na-na-nan! Di ba? Dali pa tayo. Yun yung problema sa ganyang klaseng ano. Yan yung sabi ko eh, di ba? Masiging ano eh, Lesh tsaka draw. Well, no eh. Medyo lamang na konti yung draw, pero ewan ko, I don't know, man. Kungka. Let's go. Loving that Sand King, yup. Yeah. Meron pa bang matchup after nito? Yes! Oh, kung sino mananalo dito, yun yung mga kalaban ng NIP, Grand Finals afterwards. NIP is waiting on the Grand Finals, mga sir. Yun yung next game natin. Pero shoutout daw kay Boss Lawrence Gonzalez. Yan, nasa Abu Dhabi. Off niya ngayon. Enjoy your off, sir. Isang tulog na lang. May pasok ako na uli. John Miguel, what's up sa'yo? Don't forget to share, man. Don't forget to share. First 10 kills for deaths ng draw. I mean, it's... I'm not saying it's zero possibility. Sabi mo naman, di ba? Napaka ano nito. Mahirapan kaso yun na nga, yung Haunt. Di ba nga, kaya mo kung kumano sila lalaban dito man. Pero ramdam natin yung bucket loss. Wala pa nang mamatay. Rolling boulder will once again. And the kickback, a 430 or kay Ferrari. Pero wala sila pang cancel ng TP. Yung pa rin yung problema nila, no? Disable. They lack the disable that they need. Wala silang stun dito. Stun nila, rolling boulder. Single target hero. That's a big problem, man. Sobra nga. Ayan, nakakuha pa ng tower ulit yung Dire. So, tier 1 dun sa mid, tier 1 dun sa bot, wala na. Actually, ano, I mean, this isn't looking good para sa side ng Alliance. Yeah. Honestly speaking, para sa akin, disaster na yung laning phase nila. Especially sa draw. Again, the rolling boulder will miss. Walang tinamaan. Airball, kung ika nga sabi nila. O, di ba? Dalawa na badge. Diba, napakadaling magka-badge. Diba? Ano ba? Isang share lang. Share the love, everyone. Share the stream. Tambay ka dito. Familiar face. Oh, diba? Top fan pag tumagal kang ganyan. I mean, para sa amin, hindi namin nare-require yung mga tao na magbigay ng stars. Masaya na kami maski share nyo lang. Pero okay pa rin may stars. Pero again, hindi yung compulsory na, bigay stars, hindi. Share lang, sapat na. Oo naman. Let's go. Pero shoutout sa inyo guys, graduin nyo na, nakapaghapunan na kayo. Hanggang mamaya pa tayo, kasi Grand Finals is best of 5. Yeah. Again, NIP, nandun na naghihintay na lang kung sino makakalaban dito sa dalawang team na to sa lower bracket finals. Juicy stacks ka. So doon naman sa top, Spectre. Diba, grabe yung burst nila rito. Ang squishy nyo, mga sir. Oo, nag-miss. Patay pa rin to. Yung Pulse Nova is actually okay, maski level 1. And again, yung Atos pickup natin for Leshrac, napaka-cheap yung pag-build up ng item na yan. So, syempre, 10 minutes pa lang meron na. Diba, nakadalawang tore lang. Ilang basic months po ba? Walang months, yung ibang araw lang. Alam na ng Facebook kapag dedicated ka talaga dito sa channel na to. May kilala ako, nanood lang ng 6 hours na stream ko, tapos kinabukasan. Uy, top fan na ako, di ba? Nag-update dyan eh, so... Relax. Yikes. Oh, di ba? Sabi ni Ronry, apat na yung sa kanyo. Ganito ba? Stars, sharer. The top fan, familiar face, sharer, tsaka ano yung last? 2 years follower. Follower, pero ito lang ka, pangalawang date na naman. Omni. Di ba ang hirap? Ang nipis nila men eh. Sa totoo lang, di ko alam kung paano pagkaganahin ng Alliance to. Yeah. Sorry guys, kasi napaka straightforward ko sa opinion ko sa lineup ng Alliance. I mean, gets naman natin kaso nice stun. Eto na, may chaotic offering pa. They wanted to go for this kill. Still,
They can push out the lane. If they want to sink you, dropping Sandstorm. Hindi rin nadi-disjoint yun. Naku, bumalik ka ba? Romantic ka pa? Bakit? Bakit? Kumulit. Lahat na kumulit talaga. Oh my God. What is happening? Mm-hmm. E-home. Mm-hmm. De, yung ano eh, I mean, pagka level 16 kasi talaga ng Warlock, alam mo na yung effect talaga ng, ano, ng Golem na yan eh. Yeah. And as time goes by, pag yan, yumaman, di ba? Aghanims, dalawa na yung Golem. Refresher, apat na yung Golem. May talent pa to na kapag namatay, maglalaglag ng Golem. And this is a good catch. Nahuli rito. Oracle plus the Omni Knight. Ooh, ooh, napaklatch nung Guardian Angel. Ito pa ka, pack, Fortune's End, sa pool. Pero anong gagawin nyo? Wala kayong gagawin, wala kayong pang burst. Sinusuntok lang ng Golem, nangangalari yung buhay ni Boxy. Boxy is dropping. Golem lang yan, boy. Hindi pa ata nila nakuha, nag-expire. Oo, oh, wala mong extra gold. Experience tsaka yung gold. Lions nga ba naman. Then 0-8. 12 minutes in, yung lead. Napupunta sa E-Home, yeah. Obviously. But Lions, marami silang abulin dito kung gusto na mag-comeback dito sa laro na to. Nawawala din. Nawawala kasi ano, pag di kayo tumama yung stream, nawawala talaga yung ano, yung top fan na badge or else, I mean, ay, wait, ganun ba yun? Yeah, nawawala siya. Kasi kailangan active ka. Alam ang top fan ka, tapos di ba hindi ka active, di ba? Hindi ko alam yun. So, ayos, it doesn't meet the purpose of being a top fan. Okay, okay. Sino po yun? Jowa, yun lang. Naghanap ng jowa. Wala dito, boss. Pero shout kay ano, Riniel Gutierrez. Wala ano ba hanap po lalaki? Ano? Ito alam ko walang jowa to. Si ano, search mo, si Kike, si Mark Go. Yan. Pero siya si Joel. Good luck sa'yo. Yep. Sinigang niluluto ni Boss Riniel. Sige, diet tayo, boss. Wow. I survived 2 weeks walang rice. Let's go. Let's go. Walang baboy. Basta, walang milk. Diba? Oh. Oy, ito na naman yung initiation in the hunt na gamit din. Yung ghost ship was also used. Spectral dagger, tumama. Pero false promise also committed here. Magnetize in effect. Pero tamo, wala sila bang patay dito, boy. Road of Athos kumunik. Ito na yung lesh ni Shawait Pulse Nova. Gamitin mo, sir. Pero yun nga, wala nang Earth Spirit. The gas on one. Isa lang. Ay, pero yun si nga, Kwaipa. Kwaipa, binubuli. Binubuli. Binubuli si Kwaipa. 3-4-1. They only get the Kunkka. Ah, di pa makakapatay ng Warlock. And may dagger na to, boy! May dagger na! Kaso wala silang detection. I mean, mapapani sila rito for sure. Mapapani sila dyan. Bro? Oh! Chaotic offering! My God! Atos! Ay, nahuli! Oh, nahuli! They know! They know, man. They know! Oh! Team vibe or disaster to para sa Alliance! Na-team vibe sila doon! Ano ba yun? Sulit pa yung paglaglag ng Golem dito kasi pwede naman mag-transition into push pa yun. Yikes. E-home. Yikes. Uber yikes, man. Look at that. Yikes. Yun ang talaga masasabi ko. Yikes. Wala. Pa-cancel. Wala. Wala silang disable. Diba? Ito yung ayaw ko sa lineup ng ano eh, ng Alliance pati. They lock the disables, the control. Sino ko control dito sa spec? Wala. Sino titingin dito sa ano? Sa Kunkka, even sa Sandkin, ang dami nila problema. May chaotic offering pa. Yeah. Lalaban ba sila? Well, I think naman na, ano, alam nila na walang goal. Wala yung mga big ultimates dito para sa side na, ano. Spotted pa sila. Kita ka nga, rolling ball. Ahoy! Mali pa yung kita hula sila. Nila. Sakto kasi. Oh, may ano eh, may ward dun, di ba, man? Oo, kaso deep ward. Kita yung buong E-home dito. Kaso nice deep ward naman. Although, oh, eto na yung draw. Draw is with the right clicks, pero Varus Strike will connect. Eto na yung Guardian Angel. Nagamit nga yung GA dito, pero then again, wala silang follow-up. Shawit sa pool! Weaver! Sa pool! Wala nang Weaver dito, mga Beziwap! Rolling ball draw na lang si Taiga. Pero Sync U again, he has the Blink Dagger. Nasa yung initiation? Ayun na lang daw. And they will take out the Oracle. Grabe. Pumasok yung Weaver nung nag-dive siya para sa kamatayan niya. Wala pa naman siyang BKB. Yung ay sakit. Eh nga, Rolling Boulder, they want the spec, pero Spectre is one hell of a tank hero. Uy, papatayin ka pa nga! Di ba, napadagger out na lang dito yung draw? Uy, ito na yung tropa, Pips! Nag-guess! Pero alam nila nandyan! Alam nila nandyan yan! They know! They must know the damage is being burned out! Hindi makapag-blink out na siya, TT! Hindi makapag-blink out, hindi rin oh, no! Quick, bro! Boss Promise na gamit! And the Barrow Strike! Well played dito sa Sand King! Uy, nakapag-blink out pa rin! Kulang pa rin!
Ay, iho, napakamalas naman nung ganun. Nice. Gets ko yung nangyari yun kasi yung ano, yung false promise, hindi ka nakakukuha ng damage nun eh. So, madedelay naman yung timing ng damage and nakapag-blink out yung draw. Pero pa rin, ang dami ng damage na in-output eh. So, patay ka pa rin sa dulo. Malas lang, sobrang malas lang. Tapos namatay pa yung ginawa nila yung Spectre, di ba, nakakaawa. Sabi sa inyo, di ba? Ayun yung forecast ko kanina. Pag hindi naging maganda yung lane ng draw, yung start ng draw, di ba? Madali lang tong game na to para sa e-home. Tinapatan ng e-home ng early push din eh. Meron sila ng Lashrak, di ba? Medyo okay din yung mga lanes ng e-home. So, nauna yung e-home na mag-go, playing from the back naman, yung Alliance. So, sila, yung Alliance tuloy. Oh my God! Ah! Damage! Ah! Oh! No chance! Nakita mo tayo bringer damage. Daig pa ang pusong winasak ng ex mo. Ayun na nga, hindi mo also gonna take out the tier 2 tower sa middle lane. Mordigan plus 40 damage. Jai Panganiban, shoutout sa'yo, brother. Shoutout sa'yo. Sakit. I don't know if it's just, you know, something like parang testing lang. Okay, guys, let's try this draft. Yeah. We're in the semifinals. Let's do it. For sure. I mean, I think Alliance naman, okay naman talaga sila. Hindi ka naman talaga aabot ng top 3. Wait, pag-ilang pick yung draw? First two. Second pick. Diba? Napilitan tuloy, diba, yung adjustment nila. Usually, draw ranger, carry, diba? Pero na-adjust tuloy yung Alliance. Sabi na, okay, medyo hindi bagay. So, mag-Mindanao tayo. So, yung from the first part pa lang ng draft mo, kumuha ka ng draw, tapos mag-a-adjust ka. Bad poop na yon. Not nice. Kaso, Xiao8, may nahanap. Oh my God. And eto na yung hunt. Ginamit na nga rito, ladies and gent. At eto, nabubunit na isa-isa. False promise na gamit ng Oracle. Wait lang. Omni-Knight is out. Uy, nabuhay pa. Pero nung gagawin mo sa Big Bad Spectre na X-Mark ka pa, Earth Spirit, sige pa. Well played sa kay Taiga. Pero then again. Yun lang. Oh my God. Wala. Tier 3, let's go. Jill Las Marias. Shout sa'yo. What's up? Good evening. Good evening, everyone. Ang naghihintay sa finals, NIP. Ninjas in Pajama. Sila PPD. Sila yeah. PPD. Sila tropang ace. Yan. Nagtatagalog yun. I don't know, man. I don't know. Like I said, like I predicted. Pero lalaban pa rin sila. The Gust. Gust on 2. Maro Strike on 2. Oh. Chaotic overing. Oh, sa Fatal Buds! Oh my God! The Fatal Buds is hurting everyone! At eto pa! Draw Ranger! Ang ganda ng Baro Strike on 2! Sumunod ka pa! GG, di ba? I can tell. Pag ganyan, wala na eh. GG na. It's so hard. 124! Man, kasi... I mean, 19 minutes GG! I mean, this lineup, so squishy. They didn't even get a good start on their lane, so... Lock disables. Medyo maghihintay ng after pa ng mid-game bago mag-online. Sabi ng e-home, huwag natin paabutin. Sige, may Spectre tayo, pero may Kunkka pa rin tayo. May Leshrac tayo. Meron tayong Golem. Meron tayong Fatal Bans. Meron tayong Sand King na tumatalon kung saan-saan. At yun, napaganda. Diba, nakaka-frustrate yung ganyan. I mean, sino nagda-draft pala kanina? For Alliance? I think it doesn't matter kung sino yung nag-click, pero I think, Insania, yun nandun, no? Ah, okay. Yeah. Pero anyway, yun nga. They need to do better on their draft on the next game. Loda, come on, man. Siya yung coach ng Alliance. Yeah, come on, Loda. Come on. Pero kasi... Paano pa naman to? Nagka-leche-leche na nung na-check agad yung draw, eh. Yeah. Ang ganda, eh. Wala, ang ganda ng pick kasi ng e-home, eh. Makita mo dito, yung solid na naman yung draft nila overall. I mean, tignan mo naman yung Alliance. Siyempre, nag-adjust pa sila na yung draw, which is dapat, safe lane, naging mid. Tsaka nung gagawin nyo sa Kunkka, nakakatakot. Tinulungan na nga siya doon ng Earth Spirit. On the other hand, I mean, it was okay nung una. Pero, nung nakuha na first kill, matay Earth Spirit, sunod-sunod na. Actually, nag-snowball na nga agad yung lineup doon ng e-home. Yeah. I think, alam din ng Alliance na medyo nag-mess up sila sa draw pick. So, tignan na lang natin kung ibaban na lang nila. Tapos, different approach. We'll see. Pero I think, Alliance, kaya pa naman nila. Yeah. Ano lang, kailangan na mag-reset lang. Kailangan nila magandang draft. Yeah, I mean, they need their good draft. Yeah. They're good players. I mean, every one of them. Diba? Oo naman. Si Madara, nagbibigis ng mayan dito sa minor na to. Pero anyway, guys, chill lang kayo dyan. Short commercial break. Pagbalik natin, game number 2, best of 3 series between Alliance and E-Home. So,